Hello guys. So, moato ditog Monteverde Street no to start our sari-sari store business. So, dito po sa Monteverde Street makikita natin yung pinakamaraming bintahan ng mga bigas at mga tuyo. Yan po, tsaka mga cooking oil po dito, marami dito po, galon-galon o container, so mas marami dito. Ay, kuyog demi sa akong YP kay Mangita Miog Balitunon. Gahanap ng murang mabibili sa negosyo. Pasular, oh. Oh, 1,200 na po kayo. Alright guys, yan na po yung nabili natin sa Monteverde Street, no? Yung bilihan ng mga bigas dito sa Davao. So lahat ng yan, kasyang-kasya dyan sa sasakyan sa Picanto. Oye, Picanto. Madam. Well, of course, kailangan po nating dagdagan ng ating sari-sari store. Bibili tayo ng mga sabon, mga iba pang mga kailangan, mga suka, tuyo, mga ibang mga may di-display natin. Ayan po, ayan na po, pinaghahakot na po natin yung ating nabili sa grocery store. At saka lahat po ay ihahanda natin. So ayan po, hinahakot ko po yung mga bigas na nabili natin sa may Monteverde, sa may Davao City. So yan po, lahat ng yan is nasa mga 25 kilos po yung bawat sako. So medyo mabigat siya ng konti, pero hinahanap muna namin yung kung saan po yung mga fast moving na mga bigas. Kasi nagka-trial lang po tayo kung saan po dito yung pinaka mabilis, kasi nagdidepende din po sa klase ng bigas kung gaano kasarap yung iba. Meron din namang medyo mas mura, may mahal. So ito po inoobserbahan po natin kung hanggang saan yung pinaka mabintang bigas. So titingnan po natin kung saan po dito yung mabilis maubos. So pinopost po natin online to lahat ng ating produkto. So kailangan na sipagan po para hindi po ma-stack yung ating mga binibinta. So ayan po.
po may hawak akong tuyo kasi kailangan ma-display din natin yung mga tuyong binili natin. Kailangan na kailangan yan yung mga Pilipino mahilig sa tuyo. So, importante po na may tuyo tayo sa tindahan natin para hindi tayo masiro. At lahat ng inaanap ng mga guest natin, yung mga bibili, mayroon tayong maibigay. So, yan po. So, ito na po yung ating mga display. So, lahat na po ng ating mga produkto na ating binili na-organize na po natin at saka na gawa natin ang paraan yung ibang mga produkto dyan sa ibabaw, sa gilid. Lahat ng kayang i-display, i-display na natin para madaling makita po ng ating mga mamimili po. Yan, makikita mo natin na hanggat maaari ipakita natin yung mga binibili natin para makikita ng ating mga mamimili po. Ayan po. Tanong, magkano po ba ang budget ng paggawa ng isang maliit na sari-sari store? Ang mga materials po na ginawa namin dito, gumastos kami ng almost na materials pa lang is nasa mga abot ng mga 10,000. Tapos yung labor 6,500. Tapos yung mga materials binili namin, yung iba dyan recycled na rin. Yung mga binili natin ng pang display, mga dilata, mga suka, toyo, mga kung ano-ano pa, shampoo, sabon, yan po ay haabot po ng siguro nasa mga 40 to 50k, kasama na po yung mga bigas. So kung pagsasamahin natin lahat, gumastos tayo ng nasa mga around 70,000. Yan po. So, medyo maliit lang siya tingnan pero medyo may halaga po siya. Kahit maliit lang po, may halaga po. Ang diskarte lang po dito sa sari-sari store, kailangan po pag naglabas kayo ng pera, doon lang talaga umiikot yung pera. Huwag na kayo maglabas ng kapital pa. Siguro mga dagdag lang, pero hanggat maaari, paikutin nyo ng paikutin lahat ng mga kinita nyo. Bibili nyo na rin ng kung anong kailangan nyo. Doon lang kayo iikot. Huwag kayong kumuha ng another na kapital. Kailangan po kung saan yung dinukot nyo na pera, doon din po kayo kukuha ng pangkapital ulit. Hindi yung kuha lang ng kuha. Gaya nyan, bumili kami ng bagong bigas kasi naubos na yung bigas na kinuha namin nung nakaraan. So bago na naman yan, new stock. So yan na po yung bigas natin. Dati kumuha lang po tayo ng tatlo-tatlo, ngayon anim-anim na kasi medyo malakas po siya. Sa lahat po, ginawan po namin ng online. So
habang walang bumibili, pinupost namin online. So yung mga hindi makapagpunta sa tindahan, minsan yung iba may anak, so hindi makalabas. So ginagawa namin, ino-online namin, pinupost namin sa page namin dito sa Deka Homes sa online. So kung hindi makabili yung pamilya, lalo na may anak na binabantayan, so nagpapadala na lang sila ng address tapos dinadala namin. So mas maganda po kung may online, kasi minsan doon lang umiikot yung pera nyo. Kasi pagka dyan lang kayo, wala kayong ginagawa, nakastay lang kayo, yung produkto nyo hindi mapapaikot. So gaya nyan kami, iniikot namin by online po. So mas maganda po ino-online, kasi mabilis lang yung ikot ng negosyo. Kaya kikita at kikita kayo. Kahit onti-onti, piso-piso, sampu-sampu, dos-dos, at least sumikot yung pera. Hindi yung naghihintay ka lang kung sinong darating dyan sa inyo. So, ganun lang po. Nag-deliver din po pala kami ng mga binibinta namin dito sa Sarsay Store sa lahat po ng mga tao dito sa subdivision. Minsan po nagpapadeliver ng bigas, pulutan, beer, inumin, soft drinks. Pinupost po namin online para mabilis na po yung ikot. Minsan po nagbibigay ng tip, minsan hindi na kinukuha yung supply. Maraming salamat na rin po, kasi nakakatulong at least sa maliit na bagay, nakakatulong tayo sa kanila at saka sila din sa ating munting negosyo. So, medyo may advantage po pag ino-online po natin yung ating mga produkto, kasi mabilis lang po yung ikot, mabilis lang po yung kitaan. Kaysa hihintayin mo dyan yung naka-display lang yung produkto mo. So, lalong tatagal. Saka matutuwa ka at makikita mo na mapaubos na pala yung dinidisplay mo. Maraming salamat po at sinamahan nyo ako sa aking maliit na sari-sari store. Maraming salamat po.